walang sinayang na panahon ang bata. Agad niyang inilabas ang mga dalang kalakal at saka itininda. Panglima si Julito sa anim na magkakapatid. Sa edad na 12, grade 4 pa lang si Julito. Pagbukas, bibigay sa kanyang bayad. Bibigay ko rin sa kanila. Magkano mabibigay, may ibibigay sa'yo? Kain po. Pag ilan po yung bili ng mama ko? Dala po. So yung buong kita sa'yo mapupunta. Tapos, bibigyan mo rin sila. Pangangalakal din ang hanap buhay ng mga magulang ni Julito. At dahil hindi marunong magbasa at magsulat ang kanyang ama't ina, siya ang tanging inaasahan ng kanyang pamilyang aahon sa kanilang kalagayan. Kanya lang lahat to? Kanya lahat. Kanya. Dito lang po, gano'n na ito. Pag-graduate lang kanila dito. Nung nagtapos siya ng grade 3. Opo. Ang galing naman. So ano pong pangarap niyo sa mga anak mo? Kung ako itanongin niyo kung ano yung pangarap ko, gusto ko makatapos ko na bata. Ano pong nararamdaman niyo na isang napakadami niyang award sa kabila po ng inyong sitwasyon? Ituwa naman ako kasi siya pang matalino. Siya bang pinakamatalino sa lahat ng magkakapatid? Oo po. Pag wala pong bigay yung mga magulang, dapat mag-ipon po. Harap ko po ay maging engineer. Para po sikapan ko po. Tapos pagtapos ko po ng engineer, pag may weldo na po, bigyan ko yung tatiano sa akin, magpapaaral. Bawian ko sila pag-aaral ko. Kinabukasan. Ito pang wallet ko. Pera ko po ay 790. Ito po, baon ko po araw-araw. May upya kayo ta? Meron. Abilin. Ang kanyang kinita sa pagbubuhat ng kalakal ang pinambili niya rin ng baon para sa unang araw ng pasukan. Nagbubuhat pa ng uling yan. Dalawang sako. Ito po ay nabas ng pera ko dahil po pambaon ko sa school. Saka? Pambaon ko araw-araw. Matapos ang ilang oras ng klase, nag-umpisa na ang recess time ng mga bata. Nung mga oras na yon, inilabas agad ni Judito ang kanyang simpleng baon. Ilang perasong tinapay, mula sa ilang araw niyang pagbabanat ng buto. Ayon sa World Food Program, mahigit 60 milyong kabataan sa mundo ang pumapasok pa rin ng walang laman ang tiyan. Kaya nahihirapan o hindi nakakasabay sa klase. Pero si Julito, kahit hirap sa buhay, natutunang gumawa ng paraan sa tuwing kumakalam ang kanyang sikmura.
Kapag medyo hindi siguro sila nakakain, siyempre hindi sila nakakasabay. Minsan may makikita ka dyan natutulog, minsan nangungulit na lang. May program talaga yung school na ganyan, sir. Kasi may budget talaga yung school-based feeding program. Hindi masamang mag-asam ng masarap na baon sa eskwela. Mahalaga naman talagang may laman ang tiyan sa oras ng klase. Dahil mas lalong mahirap makipagbuno sa tawag ng sikmura. Pero si Julito, isang paalala sa atin na ang tagumpay sa pag-aaral hindi lang nakabate sa pagkain o baong dala sa eskwela.